Narinig nyo na ba yung sabi-sabi nga isang piso na pwedeng umabot sa 1 milyon ang palit? Ito daw yung 1971, 1 piso, no limit ang ire. Guys, so, kung hindi pa kayo familiar sa mga balitang yan, yung sabi-sabi na yan, tama-tama po na mapanood nyo itong ating content ngayon dahil para maging aware tayo kung totoo nga ba ito. Okay guys, samahan nyo ulit ako sa ating content ngayon. Bago na tayo magtuloy-tuloy, syempre huwag kalilimutang mag-subscribe at paki-on ang notification bell na sa ganun updated ka at mag-join sa ating membership. Isang malaking katanungan nga guys, no? Kung totoo nga ba yung 1 piso no limit tangir na kumalat dati online sa mga balibalita, mga sabi-sabi na papalitan daw ng 1 milyon at yung mga middleman syempre naghanap agad. Ang tanong-tanong sila kung meron nga daw 1 piso na nag-i-exist na gano'n, 1971. Ganito ang kanyang harapan. Jose Rizal, 1 piso, 1972. Guys, pero yung piso daw na yun, pag binaligtad mo sa kanyang reverse, eh hindi. I mean, iba yung kanyang reverse. Ang makikita mo daw doon ay yung no limit tangere at yung taon na 1971. Alam nyo guys, noon medyo bata-bata pa tayo, narinig ko na yan at ako din isa ako sa naghanap. Sabi nga daw 1971 pero wala namang kaming makita. At ang aking nakikita noon, yung mga gantong year 1972 and 1974. Siyempre yung time na wala pa tayong interest sa pagkukulik. So para lang akong tanga, tanong ng tanong, hanap ng hanap. At ganoon din ang nangyari sa mga middleman, no? Yung mga naghahanap ng coins at kanilang ibibenta sa talagang mga coin collector at nag-post daw sila online eh. At mayroon daw mga nagsabi na mayroon daw silang ganun pero nung pinapasin ang picture eh wala naman maipakita. So maraming scam ang naganap. At ngayon titingnan natin dito sa n.mista.com kung ano ang record, no? Kung ano ang taon meron, no? Malalaman natin kung meron nga bang 1971 ito 1 piso Jose Rizal. Ayan guys. So, ang years ay 1972 and 1974 lamang ang rarong record at ang composition ay nickel brass eh. Kasi sinasabi doon na may halo daw precious metal. No? Sabi yung precious metal daw na ginawa yung mga Yamashita treasure ay naihalo daw sa pagkakagawa. No? Paano ba naman mangyayari yun? Gagawin ba naman ng BSP yan sa tingin nyo? Siyempre hindi, di ba? Hindi nila pwedeng basta na lang gawin yung simpleng piso ay hahaluan ng ginto, white gold or silver man. Meron silver pa pwede. Pero yung mga precious metal na yan ay hindi naman daw yan totoo at ayun ay sabi-sabi lamang. Kaya siyempre dapat hindi basta-basta naniniwala sabi-sabi, di ba? Ika nga sa kasabihan ang naniniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili. So pag nakarinig kayo ng ganyan, eh, dapat matuto tayo mag-research sa ating mga sarili lang. Kaya tingnan nyo yung kanyang value dito, 1972. Wala nga 1971. At sa uncirculated condition ay nasa 52.15 lang ang palitan. Guys, so, ayun po ang talagang makatotohan ang halaga nito mga piso na ito. At milyon, malabo, ano? Pero kumalat nga yung balita na yan. At ito namang 1974 ay 38%. So napaka-common lang ng mga pisong ito. At yung sinasabi na 1971 na no limit ang reverse. Guys, alam nyo, nag-exist nga yung barya na yan eh. Kaya maraming na-alarma yung mga collectors, mga numismatis. Diba? Kasi gusto nga nila makakuha ng ganun. No? At mamaya, tutuloy natin yung paliwanag dyan. No? Tumunan ng value sa uncirculated 58 sa 1974 at yung 1974 na proof. Ito ang hanapin ninyo, yung proof na 1 piso na 1.9% lamang at kukunti lang ang mintage. Example nga is dito sa record ay 10,000 lang. Ayan ang maaaring maging mataas ang value, no? Proof 1 piso 1974 pero hindi pa rin yan aabot ng milyon. Kasi nga hindi naman po yan ginto eh. No?
At nung pumutok yung balita niyan, guys, no, sabi sa balita, nagsalita ang pamunuan ng BSP na yung piso na yon, yung nag-exist na yon, ay hindi po galing sa kanila. Guys, no, ang sabi, mayroon daw isang malikhaing tao na sinadya, no, kiniskis ang reverse at ipinatong yung no limit tanghiri na yon, yung 1971. Kasi ayon din sa balita, kinumpir at sinuri ng numismatic, manipis yung pera na yun. Kaya sabi niya, ayon sa kanyang pagkilatis, ay peke. Guys, no. So, ganyan kasi yung pangaraniwan. You know? Ayan, ito ang natural. At yung pera na yun, guys, sa pagbinaliktad mo nga, no limit tanghiri. Yung kanyang reverse at yung year na 1971. So maliwanag, ibig sabihin wala pong lilimbag ang BSP na ganun. At yung pera na yon ay sinadya at fake lamang. At magpasa hanggang ngayon, akala ng iba na meron talaga ganung piso na nahaluan ng precious metal or may gold. Sabi nga nila may halo daw ginto, no? At marami nang kandarapa dyan. At ngayon, alam na yan, marami na nakakalam. At syempre sa mga hindi pa nakakalam, alam nyo na na wala pong ganun, guys. At yung piso na yon, yung may hawak noon, sabi niya billing pa rin daw siyang ibenta para kahit papano magkaroon daw siya ng pera. Pero sa tingin niya ba, guys, meron pang bibili? Kasi yung mga numismatic, marunong pong mangilatis yan, malalaman po nila yan. Hindi po ba kaya kayo po, mag-ingat po kayo sa inyong mga nakikita, no? Sabi nga, hindi lahat ng kumikinang ay ginto at huwag basta-bastang masisilaw sa mga presyong sinasabi na 1 milyon, no? Kaya ang lesson dito, syempre, huwag agad maniniwala sa sabi-sabi. Guys, meron na po tayong internet at Google. Gamitin po natin yan para tayo po ay hindi malilin lang. Guys, ha, tandaan po ninyo, sabi-sabi, ha, huwag agad makikinig sa mga sabi-sabi. Diba? So, ayan po, binigay natin yung talagang value nitong mga piso na ito, 1972 and 1974 lamang. At yung umiral na bariyang yon, sabi nga sa balita, peke nga po at sinadya lamang. At parang nag-iisa lang yan, At doon naman sa mga may kakayahan gumawa ng ganyan mga pera, no, na ipipake nila yung mga pera, tigil na natin yan, no. Pwede nyo gawin yan, isarili nyo na lang. At huwag nyo gagamitin sa pang-i-scam, no. Marami po kasing mga baguhan sa larangan ng bariyan na pwede nilang malin lang, di ba? So kaya kayo, pinasok nyo ang gantong libangan, pag-collect, diba? Mag-iingat po kayo. At sinasabi naman natin dito, manood kayo sa ating mga content at makikita nyo yung talagang kapanipaniwalang halaga nitong mga pera. So ito po ang ating content ngayon. Sana nakadagdag na information sa inyo, ha. Maraming salamat, guys. Huwag kalilimutang mag-subscribe. God bless you all po.